Okay, so ito na yung part 2 ng ating fuel injection correction. Simpleng graph, okay? As you can see, ito. So, ito yung intake air temperature, ito yung correction na nangyayari, okay? Kung sakaling, ayan, kung sakaling malamig yung hangin na pumapasok, ibig sabihin, kung malamig yung hangin, mas maraming oxygen yun, okay? Mas maraming fuel din ipapasok niya para at least mas malakas yung power niya. So, dito naman, habang umiinit yung hangin, intake air temperature kasi nadedetect niya yung init ng hangin. Okay? So, mas konti yung fuel na ibinibigay. Okay? Kaya mapapansin nyo, mas malakas yung hatak ng sasakyan natin kapag gabi compared sa umaga. So, dahil dyan sa fuel injection correction na nangyayari natin. Okay? Then, next. Okay, next natin naman is sa coolant temperature, okay? Alam natin, okay, na kapag malamig pa yung makina, mas maraming fuel na sinusupply sa engine natin, okay? Kaya nga yung ginagawa nyo, nagwa-warm up muna tayo ng engine. Okay, warm up ng engine para at least pag warm up na, so magkakaroon ng fuel injection correction, mas konti na lang yung fuel na isusupply mo sa engine. So mas fuel efficient. Okay, so kailangan i-warm up palagi yung makina, tandaan yan. So kung nakita sa graph na yan, habang umiinit yung makina, habang nag-warm up yung makina, mas konti yung fuel na ini-inject sa system. Okay, sa makina mo mismo. Okay, next tayo sa fuel injection connection. Ang next natin ay, okay, ito naman ay para dun sa fuel injection correction kapag tumatapak ka ng accelerating pedal o yung gas pedal natin. Once natapakan mo yung accelerate yung gas pedal natin, natural, tataas yung fuel. Okay, magkakaroon ng fuel injection. Magkakaroon ng increase sa dami ng fuel na i-inject sa system natin. Ganun lang. Pag mababa yung ano, mababa yung pag mahal sa natapakan, may limit yan. May pinakababa yan. Kaya nga, ito yung idle natin part na to. Once natapakan, for example, ito ay 900 RPM. Okay? Once natapakan mo si accelerating pedal, so tataas yung dadami yung volume ng air, so tutumbasan niya ng dami ng fuel. Okay, kaya nagkakaroon tayo ng fuel injection correction. Ganun ang nangyayari sa mga EFI na engines natin. And last, okay, ito yung nangyayari sa injection natin. So meron tayong injection signal sa injectors mismo. Okay? Itong mga signal na to, dito nagagaling mga sensors natin, okay? Pag naka-detect ng signal na kailangan na naka-off siya, so naka-off lang siya. Pag nasenda ng signal from ECU na kailangan na siya mag-on, mag-on na yung injection signal natin, okay? So magkakaroon tayo ng from ECU magkakaroon ng injection signal, okay, na mag-on siya, pero hindi instantaneous na pag naka-receive ng signal si ECU na mag-on. Kailangan na mag-on ng injector, hindi simultaneous na mag-on yung injector. Okay? May time lag na nangyayari dyan. Okay? Ito yung injection signal natin na kailangan niya mag-on. Okay? May time lag na nangyayari. So, mga split of a seconds lang yun. Siguro mga thousands something lang yun. Hindi ko alam kung gaano karami. Kung gaano ka bilis yung time lag. Pero wala pang isang segundo yun. Okay? May time lag na nangyayari doon. Tapos, ito talaga yung actual na opening ng injectors natin, okay, para mag-spray ng fuel. Ayan. So it depends, nag-a-adjust yan, ha? Nag-a-adjust kung gaano ka tagal o gaano ka ikse yung opening ng injectors, depende sa pangangailangan ng sasakyan. Ito yung may tinatawag tayo na CVVT o yung continuous variable valve transmission, continuous variable valve timing or yung VVTI, okay, sa variable valve timing injection, yung mga ganun, VVT, variable valve timing. So, depende sa tawag sa mga sasakyan. Okay? So, ito yung mga yan. So, meron tayong mga, ito yung nangyayari sa injectors natin. So, meron tayong nagkakaroon ng injection signal, pero hindi yan simultaneous. May time lag talaga nangyayari dyan. Ito yung actual na pag-open ng injectors natin. Okay? Hindi ganun ka-importante, pero kung sakaling meron kayong Ayan, kung meron kayong oscilloscope, so, pag na-detect, bakit yung injection signal tapos yung injectors ganito? So, hindi talaga sabay yan. May time lag na nangyayari. Okay? So, ganun yung nangyayari sa fuel injection correction. So, next topic tayo,
part 3. This is part 2. Thank you so much sa pakikinig. And sana tuloy-tuloy tayo sa part 3 natin. Okay?